Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating Muntin Channel. Gio Santissima, ang naging resulta nga nito sa muli pagdayo sa Japan ay hindi nga naging maganda matapos makalaban nito ang matangkad at isang southpaw na hapon. Natatandaan natin na sa unang dayo nga ni Santissima sa Japan ay ginulat nga nito ang mga hapon matapos pabagsakin nito ang kanilang fighter sa loob lamang ng round 5. Na sa muling pagdayo nga nito sa Japan, ay nakalaban naman nito ang Noe Frostpick ng Japan sa Featherweight Division na si Tosuke Shimomachi. Na bago ang laban nito kay Santissima, ay mayroon itong ring record na 15 wins, 1 loss and 11 knockout. May Pinoy na rin itong nakalaban at pinabagsak at ito nga si Jerry Castroverde. Ang nag-iisang talo lamang nitong hapon ay galing rin ito sa kanyang kababayan. Ito pa ang kanyang pangatlong laban nang pasukin nito ang pagiging professional boxer. At natalo nga ito via split decision lamang. Samantala naman itong si Santissima ay mayroon naman itong ring record na 22 wins, 4 losses and 19 knockout. Aminado tayo na malakas nga ang kamao nitong si Santissima pero dapat naman niya itong maibato ng malinis at may timing para mapabagsak talaga nito ang kalaban sa isang one punch lamang. Dahil itong makakalaban ni Santissima ay talagang napakatangkad nito at napakahaba pa ng galamay na ang kanilang laban ay ginanap sa Ejun Arena, Osaka para sa isang non-title fight, 10 rounds of boxing. At ito nga po ang naging resulta sa kanilang laban mga kabusing. Okay.
Kita ni Santa Sima sa laban at nakakabilib nga ang lakas nito. Pero iba rin mag-isip itong hapon. Ginagamit nito ang kanyang reach advantage at pani-atras nga ito sa laban. Ayaw makipagsabayan sa Pinoy. At ang isa ay mas marami itong pinapakawala na suntok kumpara sa ating kababayan. Pero kudos pa rin ni Gio Santa Sima dahil kahit natatamaan ito ng mga solidong suntok sa hapon ay nakayanan pa rin itong tanggapin. At hanggang umabot nga ang kanilang laban sa desisyon. At dito nga pumabor ang tatlong hurado sa kanilang hometown fighter. At natalo nga si Santa Sima via unanimous decision. Pero okay lang, pinakita naman ni Gio Santa Sima ang dugong palaban. Bawi na lang sa sunod na laban, kabayan. So yan lang muna ang ating videos sa ngayon, mga kabusing. Maraming salamat po.